hindi naman dapat. Kumbaga, ang nagiging tanga tayo dahil sa pagmamahal. Pero guys, kung examinin natin, i-analyze natin ng malalim, ang hirap ka, magpakatanga, di ba? Pero, wala tayong magagawa. Kasi kung sa isip natin, nagsasabi tayo ng tanga, sa puso natin, tayo ay nagmamahal lamang. So, kagaya nito guys, panoorin nyo. Kita ko lang sa My Day na may tinanan siyang babae. Masakit para sa akin, ma'am. Kasi syempre, mahal ko pa siya tapos may kasama na siyang iba. My God. Sinabihan ko lang po siya na ex ko po dati. Ayaw niya. Pero nang nagkapagsundo niyang mga parents, umayag na siya. Ikasal kaming tatlo. Kung mag-choice lang po ako, hindi. Ang sabi niya sa akin, huwag kailangan kasi sunat yung may kalwaya. Hindi lang sa Muslim religion or sa Muslim culture nangyayari ang ganitong sitwasyon, yung ganitong bagay na nag-aasawa sila ng ganito. Pero, alam nyo guys, hindi naman gaya sa sinasabi ni ate na masakit pero kailangan niyang tanggapin kasi mahal niya yung tao. Sa mga Christian naman, oo, mali. Kasi kung sa Muslim, ang hanap sa kanila, yung asawa ka na hindi mo, nag-asawa ka ng 2, 3, 4 na hindi mo naman pala kayang panindigan, hindi mo pala kayang gampanan ang obligasyon mo bilang asawa at bilang ama ng mga anak. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang gampanan ang obligasyon mo bilang asawa ng 4 na babae at ama ng mga anak sa bawat asawa mo, yun ay haram. Kasalanan talaga yun sa kanila. Sa Christian naman, no? Hindi. Mali na mag-asawa ka ng 2. Lalo na kung may pinakasalan ka. Mali talaga. Mali din mga ngapit. Okay? Kaya lang kung minsan, hindi natin maiwasan na nagpakatanga tayong mga babae para maging kabit ang status. No, sorry guys ha, hindi ko talaga matanggap ng ganun ako. Kaya nag-iiwas talaga ako sa mga tao may asawa. Kasi alam nyo, I'm willing to sacrifice talaga sa bagay na yun na yung isa sakripisyo ko na lang ang pagmamahal ko sa isang lalaki kaysa meron akong naaagawan ng atensyon, meron akong mga anak na naagawan din ng atensyon ng mga anak. Panagpira. Kahit pa man ay sa kanila legal ang pag-aasawa ng 2 hanggang 4. As long as kaya ng lalaki gampanan yung kanyang obligasyon bilang asawa, bilang tatay ng mga anak, hindi maiwasan na sasaktan din si babae. Hindi kasi maiwasan yun kasi that is our feelings that we get feel hurt, we get feel happy. So, ang hirap na kailangan mong pakisamahan kahit masakit ang mga taong yun for the sake of love. Diba? So, at least, siguro nakikita ko na may pagka-generous lang sila na i-share ang pagmamahal nila. Ito sa Christian, na kung minsan, alam mo, ang nakakahiya, no? Sila na ngayon, kapit sila pang matapang. Diba? Sila na ngayon, ang attention, sila na ngayon na maagaw ng attention ng mga anak ng iba, sila pa yung matapang. Kung ayaw natin masaktan, dapat iwasan natin manakipin. Ito kay example ha, ginawa ko to talaga sa sarili ko. When my younger age, mayroong isang tao na talagang gustong-gusto ako noon. Gustong-gusto niya ako. Of course, gusto ko rin siya. Pero dahil ay bata pa ako noon, at siguro kasalanan ko rin kasi pinatunayan ko sa mga magulang ko na hindi ko siya aasawahin. Or hindi ko naman sinasabi na kung anuman ang pagmamaliit ng magulang ko sa taong yon, kailangan kong paniwalaan. Hindi yun sa ganon. Siguro it's our fate na hindi talaga kami
para sa isa't isa kasi tinry namin na maging kami after yung sa mga panahon na naghiwalay na kami ng first husband ko, nagkaroon kami ng communication, long distance relationship by the time, long distance communication when I was abroad and he was here in the Philippines. So it was just 2 months. I thought na magiging kami na talaga, pero hindi natuloy kasi nung sinabi niya sa akin na buntis niyang kinakasama sa pangalawa nilang anak, I decided talaga na makipag-iwalay na lang sa kanya kasi ayaw ko masaktan ko pa, lalo masaktan ko ang babae at ang mga anak niya. So nung time naman na namatay na talaga yung asawa ko, he did his best na magkabalikan kami. Kasi alam niya na namatay na yung asawa ko, so pareho na kami both available. Hindi pa rin, pinanindigan ko pa rin na hindi. Hanggang dumating sa punto na nag-asawa ako ulit at nabuntis ako. And then by the time I was pregnant 7 months or 6 months, he tried to reach me out and then he is trying to be a father. I was there in Negros and he was here in Manila. He talked to me over the phone and he says that he's gonna be a father of my child. Kasi he loves me so much. I know that he really loves me. I know that and I appreciate it. I know it's hurt for him ang mga nangyari, but he needs to accept. Kasi ayaw kasi masaktan pa yung mga bata. So ibig sabihin, nung hindi pala natin panindigan, ay hindi natin na kapagmamahal natin sa isang tao, hindi natin sila, pero hindi pwede saktan ang mga nasa paligid nila, lalo yung mga tao na nangangailangan sa kanila. So, I prove it to myself, guys. Ang hirap na sitwasyon. Kasi, during pregnancy period na yun, ha, talagang everybody looking down on me. As in, nabully ako ng pamilya ng tatay ng anak ko. Iniwanan pa ako ng tatay ng anak ko. I was pregnant with Cheng 3 months at iniwanan ako sa ere. So kailangan ko talaga yung taong masandalan. Pero hindi ko ginawa yun kasi ayaw ko naman na isipin niya, isipin ng pamilya niya na kaya lang ako pumapit sa kanya dahil sa sitwasyon ko. Pero the reason is hindi ko pwedeng tanggalan ng ama or attention ang mga bata na nanggagaling sa ama nila para lang sa pagmamahal niya sa akin. Kasi mahirap. At saka guys, nagmahal pa ako ulit eh. Yun na yung second time na nagmahal ako talaga, na iniwanan ako. So, alam nyo ba, sa daming sinabi sa akin ng mga tao na ano, yung mga taong mailipit ng budhi na sinabihin ako ng pangatanga ko. Ito naman ang kanay ko eh. Kinabihan din ako ng pangatanga ko, ng pangagaga ko. Pero, hindi naman sila yung, wala sila sa posisyon ko para sabihan nila at hindi nila naramdaman kung anong nararamdaman ko sa mga panahon na yon. Ang alam lang ng mga taong yon maghusga. The time, talagang na-humiliate ako ng tiyahi ng asawa ko na pangalawa. Sa sobrang kinahiya niya pala ako. After, actually, we used to close each other. As in, maganda ang sama. Dahil lang doon, as in, sinira niya at ako na yung ginawa nilang guilty. Ano ba ang kasalanan ko? Nagmahal lang naman ako. Yun eh. Ang tanong ko doon sa kay Lord, mali ba na magmahal ka? Kasi sa sitwasyon ko, kung bakit nila diniscriminate ako, kasi nga may balo na ako, tapos may dalawa pa akong anak, tapos ang taong yun, ang tatay ng anak ko, yung lalaking minahal ko sa na pangalawa, binata. So, mali pala yun na nagmahal ako? Yun yung inaano nila sa akin eh. Pero sa totoo lang, hindi, walang mali, hindi katangahan ang pagmamahal. Kung tayo ay marunong lang tumanggap sa mga ano, sa mga bagay na yon, kung like for example, ini-expect mo na mali ka, and then you have to do good things. You have to mend. Okay? Kung if you think that you are doing the wrong thing dahil sa pagmamahal na yon, ay di pwede mo naman itama. Diba? Katwiran ng iba na ipaglaban mo yung pagmamahal mo. Ipaglalaban mo lang ang pagmamahal mo kung nasa tama ka. Ipaglaban mo ng todo-todo ang pagmamahal mo kung wala kang sinaktan, kung wala kang naagrabyado. Pero meron ka namang sinaktan, meron kang inagrabyado, Diyos ko po, Diyos ko po, Tuto,
huwag mo nang ipaglaban yan kasi mali pa rin na nanaki tayo ng kapwa. Unless lang kung nag-usap ang both parties at pinagkasunduan nila na ang isa sa kanila mag-ipin. Diba? Kasi ang hirap nun na nag-aagawan sa isang bagay na hindi naman dapat. So nag-aagawan kayo ng attention, kasi yun, kakaagawan yung hindi kayo nagpupukpit kayo sa isa't isa. So what is the point? We have to be positive na kahit ano man, kung ngayon ay nasa baba tayo, may mga orasin na nasa taas tayo. Talo tayo ngayon, may panalo din tayo doon kasi there is always an opposite way sa atin. Na kung saan, doon tayo makakatanggap, doon natin mararamdaman ang freedom, doon natin mararamdaman yung comfortable tayo. Paano tayo magiging happy sa isang bagay kung hindi naman tayo comfortable sa pagtulog, sa pagkain natin? So, guys, kung nasa tama ka, ipaglaban mo. Pero kung mayroon kang naprobyado, naku guys, be humble. Kasi God will always give you a better person, a better place, and a better life. Thank you.